Hello guys, welcome back to my channel and my name is Budik. And today guys, papunta tayo sa guess what, sa Israel. So maglalanding ako sa Tel Aviv and I'll be having my biblical tours. And I'm really excited, so narito ako ngayon sa Abu Dhabi Airport again. At papunta ako ngayon sa gates ko. So tara guys, samahan niyo ako. Okay, nakapag-check-in ako dito sa waiting area, dito sa gate ko, and medyo mahigpit guys yung security dito pa lang sa Abu Dhabi. Chine-check lahat, tapos kung makikita nyo, papakita ko sa inyo. So ganun yung pag-check nila guys. Iniisa-isa nila yung mga electronic gadgets, tapos chine-check nila kung may signs of explosive ka sa katawan mo. Meron silang pan-check. Yan yung blue na yan. So guys, pagpapunta kayo ng Israel, like solo traveler kayo, medyo maglaan kayo ng panahon para pumasok sa gates nyo, kasi merong mga matindi yung security nila, and also I'm expecting more strict security sa Israel, kasi medyo it's really highly contested area, kaya maraming terrorist attack, so kaya talagang medyo mahigpit talaga yung security. So we'll see. It's my first time going to Israel and I am excited to be there. Mag-celebrate ako ng birthday ko doon, and hopefully wala akong maging problema later sa immigration. At yun guys. So enjoy watching my vlog. Guys, ako lang ba yung taong laging init na init pag nasa aeroplano? guys, ito nga pala yung window settings ng Etihad. So, medyo high-tech na siya. Kung gusto mong i-adjust yung medyo nasisilaw ka, medyo sunny. So, pwede mong push buttons na lang siya guys. So, ang galing. High-tech. So, okay guys. So, ayun nga guys. Nandito ngayon sa Etihad Airways flying to Tel Aviv. And ito yung aking seat guys. So, upon request, wala nga po akong katabi, kaya na-stretch ko yung aking paa. And sabi ng ground crew is 99 passengers lang daw. So medyo malaki yung airlines. Yung aeroplano medyo malaki. So yan guys, so na-stretch ko yung buong paa ko. And hopefully makapagpahinga ako, but I'm really excited. I am really excited sa aking trip sa Holy Land, sa Jerusalem, sa Italy, sa Jerusalem, sa Tel Aviv. And hopefully hindi ako masyado matanong sa immigration ng Israel. So it will be a 3-hour flight from Abu Dhabi, and yes guys, so sarap. And guys, ang in-order ko pala sa aking meal is I think this is a chicken meal. So meron siyang inclusion ng bread, butter, and dessert. Meron ding salad. Tapos kumuha ko doon sa lounge ng Abu Dhabi ng soft drinks in can. So humingi na lang ako ng yellow. Actually, masarap na yung pagkain, but I just missed yung rice siguro, kasi puro gulay lang to, tapos chicken, tapos mashed potato. The plane trip is almost 3.5 hours from Abu Dhabi. So ngayon, overlooking na sa akin ang Israel, the country of Israel. I don't know if it's the Jerusalem. So ito, palabas na kami ng aeroplano. Iba yung feeling actually guys, nung medyo umapak ako. May something weird or something really, you cannot explain, nung makarating ako dito sa Israel. So hello guys and welcome. And we just safely arrived here in Tel Aviv, Israel. And we're going to start our journey to this Holy Land. So samahan nyo ako guys, but before that, punta muna tayo ng immigration, kasi kailangan nating mag-clearance sa immigration. So tara guys, samahan nyo ako.
ito guys, pagkarating ko dito may ganito. Tapos ilalagay mo lang yung passport mo dito. Then after that, bigyan ka nito. Yan. So hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. So ito ang Ben Gurion International Airport. Ang ganda niya guys. Carpeted. So, saan tayo? Ah, okay, dito. So, ayun yung sign ng immigration. So, punta tayo dyan. Para maka-clear na tayo. Wow! Sobrang ganda dito ng airport, guys. Ah, dito tayo. Gamit tayo nito dahil tamad tayo, guys. Ayan. Wow! Ang ganda dito, guys. Sana nabab. Ah, welcome pala. Ibig sabihin nun. Wow, ang ganda ng mosaic. Okay, so dito tayo sa foreign passport. Okay, dito tayo ngayon. So, bawal na dito mag-video. So, i-off ko na, guys. So, guys, ayun nga. After kong mag-present ng passport dito sa side na to, so, pinag-intay kami dito sa area na to. Malapit lang naman siya, guys. So, pinaupo kami dito. And, may pupunta daw sa amin. I-interviewin kami. So, hold pa ako for immigration. And, may kasabay ako dito. Ito, taga-Poland siya. So, 30 minutes na daw siya nag-aantay dito, guys. Ayokong mag-intay dito. Ito yung mga ayokong gawin sa buhay ko, actually, guys. Yung mag-iintay. So, na-fed up ako. But, what we can do, guys. Siguro, magsasagot na ako ng mga aking mga Facebook messages. Kasi may mga nag-message sa akin. And now, may tumatawag sa akin. So, ayun, guys. So guys, finally, after almost 1.5 hours, is nakarating na ako dito sa Israel. At grabe guys, sobrang nakakain saya. Ang tagal kong naghintay guys, almost 1.5 hours. So, yun, tinanong lang ako sa immigration. Dapat pala guys, hindi ko na sinabi na may kapatid ako dito kasi parang naging subject pa yun na... Na hindi agad ako ma-release. So, tip ko guys sa inyo na huwag nyo nang sabihin if ever may kapatid guys dito, gusto nyo bisitahin, kahit ano pang reason nyo guys, huwag nyo nang sabihin. So, sabihin nyo na lang na tourist kayo. So, madali lang naman siya. So, I have to prove pa na mag-tour ako, umabot pa ako sa pinakita ko yung salary ko. So, ayun guys. And thankfully guys, nandito. Actually, wala naman akong iniisip na negative. So, minsan kasi, alam mo, depende sa mood ng immigration. Kaya, medyo excited ako na makalabas. At, ayun. So, ito guys. Bibili lang siguro ako ng SIM card. Yan. Ng Israel. And bibili ako ng ticket later. Yan. So, okay. Dito na siguro. So yan, dito ako bibili ng RAF card, yung kanilang public transportation card. So good guys, nakasign ako dito sa tren. And punta ako sa platform 2 sa Haga Station. Marami kong binili, bumili ako ng SIM card, bumili ako ng RAF card. So punta ako ngayon. So after 10 minutes pa yung aking train ride. So dito sa platform 2, pupunta sa Hagana. Puha ako doon sa may malapit. Platform 2. Ayoko dyan, may nag-nariyosi. Ito na yung aking train guys. Ay, hindi pa pala. Ang layo pala nung lalakarin, nandun kami. Dito pala titigil yung train. So tara guys, pasok tayo.
So narito na ako sa Haagana train station and siguro lalakarin ko na lang papunta sa aking Airbnb, sa aking apartment.